Sir, una, ang problema ko po dyan sa inyo, fixer. Dahil yung pa po LTO, ang dami po mga fixer dyan. Huwag nyo sabihin wala. Dahil mapapaya kayo sa akin pag sinabi nyo wala. Number two, sir, dapat sir, bilis-bilisan nyo po yung pagtrabaho nyo dyan. Kasi ang nangyayari, meron pong reklamo, halimbawa yung isang manggagawa, abutin po ng siyam-siyam. By the time na natapos na yung kaso, nanalo na po yung manggagawa, kuminsan, eh, inilipat na po yung pangalan sa ibang kumpanya. Ito pa po masama. Ito po nakakainit talaga ng dugo. Dahil, pag nanalo na ngayon magagawa, ang sasabihin ng sheriff, ito, panalo nga tayo, ikaw bata, maghanap ka ng property nung iyong dating amo. Akalain mo, trabaho nila yun, bakit nila utusan yung manggagawa na para maghanap, pumunta sa banko, pumunta sa LTO, maghanap ng properties na pwedeng mag-garnish ng NRC. Napakatamad po na hindi man na, pero mga sheriff niyo po, napakatamad. Saksakan ng tamad. Yun lang po. Dapat po sir, yan ang baguhin niyo sir. Kasi ngayon po, nandito na po ako sa Senado, ipinangako po ito noon nung ako broadcaster, hindi na po mangyari yan kapag ako po yung nasa Senado na yan. I'll make sure, lahat po kayo, mapapaya sa akin kapag hindi niyo po ginawa ang trabaho niyo. I'm sorry. I'm very sorry. Ganito po ako magsalita kasi po, naipon-ipon na po itong sama ko na law for 20 years hanggang ngayon, naging senador ako, yun pa rin po yung parang SOP. Even while we speak, marami po nakapila dyan ngayon sa programa ko at ang reklamo, labor. NLRC. Labor, NLRC. Wala nang katapusan. Sana po, under your watch, Chairman Ograles, baguhin nyo na po yung sistema. Nang sa gayon, hindi na po tayo kailangan pang magkahiyaan. Hindi na po tayo kailangan pang mag-away. Pwede naman itong mag-usapan. Pero pag-usap natin, transparent. Okay? Totoo bang may fix ka sa NLRC? With respect to the fixers, yes, there's that napakahirap po ni ano yung natin ang fixers. That's why meron na kaming rule na kung hindi yung lawyer, hindi pwede sumama doon sa mandatory conference. No? Para kay Chairman Ograles, I wholeheartedly agree with the statement that was given by our honorable colleague, Senator Bato de la Rosa. Kung ano po yung kailangan ninyo, sabihin nyo lang, kung kinakailangan magpatas, mapasa ng batas para mapagaan yung trabaho ninyo, mapabuti po yung takbo ng proseso nyo, we will do that. Okay, we will do that. And we're here for you. On the other hand, tanong ko lang po, gano'n na kay katagal po sa NLRC, sir? I started in 2003 in Cebu, Your Honor. 2003, so 19 years na po kayo? Yes, Your Honor. Okay, so doon sa 19 years na in-admit mo naman sa akin kanina, may mga pagkukulang, mahabang proseso, etc. So bakit di kayo lumapit sa mga senador, sa mga congressman para sabihin, oh, mga sir, baka pwede nyo kaming tulungan para mapabilis itong proseso para nang sa gayon, hindi naman magbumukang kawawa yung ating mga magagawa nagreklamo. Why didn't you do that? Para natulungan ka na sana, wala na tayong problema kung yun po'y ginawa nyo. Diba? Kayo po rin may kasalanan, hindi nyo po inilapit. Siguro kung nilapit nyo po dun sa mga senador o congressman yung problema ngayon, eh baka ngayon solve na yung problema, di po ba? Eh yung pong pinagsilbihan po natin, yung mga boss natin, kung tawagin, eh sila po yung mga nag-iikaw, sila po yung kinakawawa ng sistema. So sana sir, ang una yung pong targetin, hanapin nyo po yung pong mga tao na hindi po nakatanggap ng tamang pasweldo. Karamihan po sa mga factory, sa mga pagawaan, sa mga patahian. Doon po talaga kinakawawa sila sa mga construction. And sa mga probinsya po, marami po sa kanila din nakatanggap ng minimum wage. 200 po. Last week, may pumunta po sa amin. 570 na po ngayon. 250 lang po ang sinasweldo. May kasama pang mora. Hindi ho ba na ang sakit? Ang sakit po. Ako po everyday hinaharap ko po yung mga taong yun. Nakakalubilo ko po sila. Ewan ko po sa inyo. Ako po araw-araw nakaharap po sila. Yung sama ng loob nila, yung sakit nila, makikita ko yung umiiyak sila. Naapektuhan po ako. Naiya po ako sa sarili ko. Siguro po sana, sorry sana ganun din po kayo. Mahiya din po tayo sa ating mga tinatawag na boss. Yung pong mga taong dapat pagsilbihan natin. Sana po sir, malagaan natin sila. Kawawa naman po sila. Matagal na po sila nag-hikaos, matagal na po sila nag-sakripisyo. Siguro po during our watch, magtutulungan po kami. Nandito si Senator Jinggoy na alam ko po malapit ang puso sa mga gagawa. So as my colleagues, Senator Bato, Senator Bongribilla, myself, magtulungan po tayo. Sana po ma-achieve po natin. It's achievable, sir. Nothing is impossible.